Hello sa inyong lahat! Nandito na naman ako. Ito, ipapakita ko na po sa inyo kung ano yung aking ingredient sa aking ube chiffon. Pwede po bang pakilike ng aking video kung nagustuhan ninyo? Thank you so much sa mga nagla-like at nagko-comment. Maraming salamat. Kaya ito na, ipapakita ko na sa inyo. So, mag-ready na po tayo ng 5 itlog. Siyempre, isa-separate muna natin yan. At ganito ako mag-separate ng itlog. Siyempre, kung saan tayo mas komportable at madali para sa inyo. So, ayan, babasagin ko muna lahat. 5 egg, medium lang po ang gamit ko. Ang mahal ng itlog ngayon, no? Ayan, 5 medium egg lang ang gamit ko. So, nakapaghugas na rin po ako ng kamay dyan. Siyempre, dapat laging malinis ang ating mga kamay. Ayun. Ito kasi yung mas mabilis na paraan at saka sure na sure ka talagang hindi mababasag yung pula, di ba? Saka sure ka na makukuha mo talaga yung pula dyan. Kasi once na may nahalo na dyan sa egg white, natalsikan ng tubig or kung ano man, naku po, hindi na po yan hindi na po yan masisira na ang inyong meringue. Kaya dapat ingatan ng inyong egg white. Kaya sineseparate ko yan talaga at ayun, naghugas muna ako ng kamay, syempre, di ba? Ayan, isa-separate ko muna yan. Ako, iniingat-ingatan ko ang egg white na yan kapag na-separate ko na yung red. Syempre, naglinis muna rin ako ng table kasi napansin kong may harina. Diyos ko, nakakahiya naman sa inyo. Ayan, naglagay na ako ng kalahating cup ng white sugar, 1/4 cup ng vegetable oil. Ayan, naglagay na po ako niyan. Tapos, Bakersfield. Yan po ang gamit ko, Bakersfield ube ube flavored. Ayun. Tapos naglagay na rin ako ng asin, tapos syempre ang ating vanilla McCormick vanilla ang gamitin niyo, maganda talaga pang bake concentrated. Tapos ayan, kalahating cup ng water. Tapos syempre kailangan haluin muna natin 'yan dahil para malusaw at maghalo-halo. At syempre, dapat malusaw muna natin yung sugar. Di ba? Dapat ganun. Ayan. Lulusawin muna natin yan, syempre. Ayan. Ay, kumusta kayo? Alam ko antay kayo dito sa ubi ko. Sana magustuhan ninyo. Sana magawa nyo din. Basta wag nyo lang po i-overmix. Magagawa nyo rin yan. At ayan, nag-add na rin ako ng 1 cup ng cake flour. Pag po chiffon cake ang lulutuin nyo, dapat, matik po yan, dapat cake flour ang gamitin nyo. Kasi ang, tapos ay naglagay na ako ng baking powder. Kalahating, tablespoon ng baking powder. Tapos, hihaluin ko muna yan. Mag-add pa ako dyan ng 1/4 cup ng cake flour. Kasi, ang APF po kasi pang moist. Magkaiba po sila. Pang moist po ang APF. Ayan, nag-add na ako ulit. Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta ng aking mga video. At saka yung mga nakaka-appreciate, diba? Ang laki ng pasasalamat ko sa inyo kasi, syempre, hindi nyo ako iniiwan, diba? Kahit wala akong mga pa-gikas-gikas dyan. Poor pa kasi tayo. Ayan, tignan nyo. Diba ang ganda-ganda? Oh, ganda-ganda, 'di ba? Ayan, naglinis ulit ako ng lamesa, syempre, 'di ba? Natatalsikan kasi ng tatalsikan ng mga mga hari-harina, daling magkalat. Tapos ayan, nag-ready na ako ng cream of tartar, 1/4 cup of sugar. Tapos i-start na natin para sa meringue naman. So, ayan, ibibit ko muna 'yan bago natin ilagay ang ating yung cream of tartar. So, kung wala kayong cream of tartar, pwede namang suka, kahit kalahating teaspoon, pwede na. Yung calamansi ba? Calamansi juice. Ayan, tapos pag medyo bumula na siyang ganyan, pwede mo na ilagay yung cream of tartar. Pero mas maganda kasi ang cream of tartar. Madali lang naman pong bumili at makakita ng cream of tartar. Sa supermarket, meron din pong cream of tartar. Dun sa mga spices, sa Pure Gold o kaya sa SM, meron nun. Dun sa mga spices nyo makikita, nakalagay cream of tartar, yun na po yun. Mura lang naman yun. Ayan.
Tsaka matagal ang expiration ng cream of tartar. Yung sa akin nga, 5 years eh. Kaya ang tagal ko nang ginagamit. Tapos ayan, pag ganyan na yan, lalagay mo na yung sugar ng paunti-unti. Hindi natin pwedeng ibuhos yan ng lahatan. Dapat paunti-unti lang. Ayan. Ayan, o, diba? Hindi nyo rin po pwedeng ma-overmix ang mirang, sa totoo lang. Kasi ang mirang, kapag na-overmix yan, makikita mo yan, parang matigas na siya, ganun. Parang iba na talaga, hindi na siya stiff peak, tama ba? Parang hindi na siya kasi parang, basta iba na siya, parang siyang naghihiwalay. Pag na-overmix yung mirang, tapos pag pinagsama mo na sila nung bater mo, para siyang humihiwalay, basta nagbabago siya. Parang antigas-tigas tignan. Basta kakaiba. Iba siya. O, ayan. Tapos, ganyan lang siya. Wala naman tamang oras dyan. Sa mirang kasi, wala pong tamang oras. Wala po siyang oras talaga. Dapat ikaw, masanay ka na ang paggawa ng chiffon, yung mirang mo, dapat masanay ka dun sa tamang technique. Tsaka, dapat alam na alam mo kung ano yung tamang, yung tamang itsura niya, ganun. Wala kasi siya talagang oras. Ayan, tapos tinatry-try ko siya, diba? Hindi pa siya pwede, kaya paikot ko pa. Kasi tignan nyo, pag ginanun mo siya, bumababa pa yung parang namamatay pa siya, ganun. Ano ba yun? Namamatay. Pinagsasabi ko. Sa sobrang pagod, di ko na alam pinagsasabi ko. Pasensya na kayo. Tapos, ayan. Basta dapat stiff-pick siya. Parang floppy siya, ganun. Ayan, Tinetesting-testing ko kasi siya dyan. O, ayan. O, diba naka-ano na siya? O, diba hindi na siya naghiga? Ano puta? Ano pinagsasabi ko? Ayan, basta kapag ginanon mo siya, tapos dapat nakatayo siya. Ayan. Tapos, paghahaluin na natin. Natatawa ako sa sarili ko. Diyos ko, kulang na ako sa tulog. Kasi sa totoo lang po, habang nag-voiceover ako tsaka nag-edit, sobrang talaga akong antok na antok. Kasi ang aga ko nagising kasi nga dami kong ginawa today. Tapos nag-bake pa ako kagabi. Anong oras na ako natulog? Nagluto pa ako ng maha. Diyos ko, 30 minutes ko yatang hinahalo. Lampas 30 minutes kong hinahalo. Walang tigil yung maha. Pero Diyos ko naman, napakasarap. Napaka-creamy nung maha ko na yon. Pag sa maha naman, gamitan nyo yung flour, yung all purpose cornstarch, yung cornstarch na na nabibili sa mall. Yun yung magandang pangmaha talaga, malambot yung maha nyo. Ngayon sa akin malambot yung maha ko eh. Tsaka creamy kasi sa ingredients ba naman, 'di ba? Hindi kasi ako matipid sa ingredients talaga. Okay lang naman ako maggas-gas sa ingredients. Gusto ko kasi laging masarap yung gawa ko. Yung ganun, di ba? Tayo namang mga baker or tayo mga chef. Wow, chef. Sana all chef. Yung yung mga mahilig magluto ba? Di ba gusto natin, syempre, masarap yung luto natin. Tsaka yung tamang-tama lang. Naman sobrang tamis. Ayan, pinaghalo na natin. At syempre, pag pinaghalo mo yung meringue, meranga, tsaka yung bater mo, dapat dahan-dahan lang. Huwag mong bibilisan. Dapat matuto tayong mag-antay. Huwag tayong maiinip, ha? Para maganda yung outcome. O, kagaya niyan. O, dahan-dahan lang. Yung ganyan lang. O, be patient, ika nga. Ayan, pag ganun-ganun. Dapat kasi magpantay yung kulay niyan. Pero huwag nating i-overmix. Kasi pag yan din na-overmix, pabagsak na yan. Makikita mo yan pag na-overmix eh. Diyan pa lang makikita mo nang babagsak na siya. Bababa na siya. Ayan, tapos, papakita ko sa inyo yung aking baking pan na rectangle. 2 inches yung taas ng aking baking pan. At yung niya is, 10 by 13, tapos by 2. Ayan siya. Pang nga yan eh, pwede rin yan yung pang lettering. Pang lettering ko din yan eh. Yan yung ginagamit ko sa lettering. O kaya number. Yan din yung ginagamit ko. Actually, meron yung mga, kung gusto mo, kunyari, number 1, ganun, may haharang-harang ka lang dyan. Tapos, pero hindi ko ginagamit yon. Mas ginagamitan ko yung parang hinuhulma-hulma ko siya mag-isa, ganun. Mas bet ko yung ganun. Ayan, tapos ilalagay na natin lahat. O. Ayan, nilagay ko na po lahat dyan. Yung buong yan. Dyan, nilagay ko na dyan sa baking pan. O, tapos,
papantayin ko lang siya syempre, 'di ba? Para naman pantay. Kailangan ni pantay. Ayan, papantayin ko lang siya. Oh. Sarap niyan. 'Yan nga yung bagong favorite ng asawa ko, eh. Ube chiffon. Ang sarap daw kasi talaga kahit wala siyang ano, minsan kasi ngayon kasi wala akong tabas eh. Nung nakaraan kasi may tabas ako, sarap daw. Kaya lang nag-aagawan sila nung anak ko. Ayan, ibibake na natin siya 180 degrees Celsius. Siyempre, 35 minutes. Ayan, kapag may nagtanong pa sa akin kung anong ano ha, kung gano'ng kainit at saka ilang minutes ha, ibig sabihin hindi nyo pinapanood yung video. Yun lang naman yun eh. Kaya minsan din ako nasagot doon sa mga tatanong kasi yung ibang question nila nasa video eh. Eh, paano ko sasagutin eh? Eh, nasa video na nga, diba? Minsan, syempre, napapagod din tayo magsagot-sagot. Eh, nandun na nga sa video. At ayan, luto na siya. O, kitang-kita nyo naman kung gano'n siya kaganda, diba? Tapos, itataob ko na yan kasi medyo lumamig-lamig na yan. Tinatanggal ko agad yan sa baking pan. Pinapalamig ko lang konti kahit mainit-init pa yan. Tinataob ko na yan. Kasi kapag pinatagal mo siya sa baking pan, minsan lumiliit. Parang gano'n. Kaya dapat tinatanggal mo siya agad. Ayan, kaya tinanggal ko siya agad. Oh, eto na ang ating ube chiffon cake. Oh, nakita nyo na po, na-share ko na po ang aking ingredients. Okay na po, happy na ba ang lahat? Okay, i-like nyo na kung happy na lahat. Thank you so much guys, next time ulit, bye-bye!